Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Bawat pagpatak ng luha, sugat sa puso at pagkabigo, ay may isang aral na ang magmahal ay di isang laro. Dahil ang masaktan ay di isang biro. Isang masayang araw na naman ang lumipas. Gabi na nung maihatid ko si Robby sa bahay niya. Sabalit ito, bago pa ako makarating sa bahay namin, may mga sasakyan ng bombero. Antila ba, patungo sa lugar namin. Mula sa salungat na daan, nakita ko ang malaking liwanag. Tila ba sa bahay namin nagmumula ang apoy. Tumakbo ko mabilis papalapit sa bahay namin. Natatakot ako sa malaking apoy na nakikita ko. At ang tanging laman ng isipan ko. Nasaan si tatay? Natatakot ako. Wala na kaming bahay, nasusunog na. Ang tanging salitang sinasambit ko sa murang kaisipan ko. At habang nakatayo ako sa harapan ng bahay naming nasusunog, bigla na lang may yumakap sa akin. Isang mahigpit na yakap. Anak, buti nahanap kita. Okay lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Wika ni tatay na mahigpit na nakayakap sa akin. Sa halip na sumagot ako kay papa, hindi na ako nakapagsalita. Umiyak na lang ako sa sobrang takot na nararamdaman ko. Anak, andito lang si tatay. Huwag ka mag-alala. Di kita pababayaan, tahan na. Pumikit ka na lang, anak. Wika ni tatay tapos eto. Binuhat na niya ako papalayo sa bahay namin na nasusunog. Ipinikit ko na yung mga mata ko tulad ng sinabi ni tatay. At sa di kalayuan, naupo si tatay sa ilalim ng isang puno habang iyakap niya ako ng mahigpit. Anak, huwag kang mag-alala. Huwag ka na matakot. Andito lang ako. At saka anak, baka umuwi na lang muna tayo sa mga kamag-anak ko. Magsisimula na lang tayo ng bagong buhay doon. Wika ni tatay. Nakikinig lang ako sa sinasabi ni tatay habang nakapikit at lumuluha yung mga mata ko. Di ko kasi alam kung bakit takot na takot ako. At sa mga bisig ni tatay, nakatulog na ako. Isang gabing nakayakap lang sa akin si tatay. At sa pagsapit ng bukang liwayway, eto nakatayo lang kami ni tatay sa harapan ng bahay namin. Wala na ang bahay namin ni tatay, nasunog na. Wala nang natira kundi mga abo. Anak, aalis na din tayo ngayong umaga. Binigyan ako ni Kapitan ng pera para makapagsimula tayo. Wika ni tatay. Tatay, magpapaalam muna ako kay Robby bago tayo umalis. Baka magalit yun kapag umalis ako na hindi nagpapaalam sa kanya. Wika ako naman. Sige na anak, tara na dun sa bahay ng kaibigan mo para naman makapag-usap kayo bago kayo magkahiwalay. Wika ni tatay. Tuluyan na naming nilisan ni tatay ang dati naming tahanan. Masakit man pero wala akong magagawa. Kasalanan ko ang lahat kasi iniwan kong buhay ang gasera kagabi. Hindi sana masusunog ang bahay kung pinatay ko ang gasera bago kami umalis ni Robby kagabi.
Anak, pasensya ka na. Pero kailangan nating umuwi sa mga kamag-anak natin. Pero huwag kang mag-alala. Kapag nakabangon tayo, babalik tayo dito. Wika ni tatay. Opo, tatay. Nauunawaan ko po. Wika ako. Kaya naman patuloy lang kami sa paglalakad. Hanggang sa makarating na kami sa malapit sa bahay nila Robby. Tatay, ako na lang po ang pupunta. Hintayin mo na lang ako dito. Wika ako. Sige anak, bilisan mo lang. Wika naman ni tatay. Iniwan ko muna si tatay at nagtungo na ako kaagad sa may gate nila Robby. Nakita ko agad ang papa ni Robby kaya naman tumawag ako at itinanong ko kung gising na si Robby. Oh, iho, ang aga mo. Tulog pa si Robby. Kinalulungkot ko nangyari sa inyo kagabi. Wika ng papa ni Robby. Magpapaalam lang po ako kay Robby. Aalis na po kasi kami ni tatay. Uuwi na po kami sa mga kamag-anak namin. Wika ako. Ganun ba? Gigisingin ko lang si Robby. Saglit lang iho. Wika ng papa ni Robby. At sa paglipas ng ilang saglit, nakita ko na si Robby. Nakangiti siya na tila ba masayang masaya nung makita ako. Andre, bakit ang aga mo? Tara sa loob, uminom tayo ng gatas. Wika ni Robby. Robby, aalis na ako. Hindi ko alam kung saan kami pupunta ni tatay. Hindi ko alam kung makakabalik pa ako. Paalam, Robby. Hindi kita malilimutan. Wika ako. Matapos ang salitang yun, umatak na lang bigla ang mga luha ni Robby. Bakit kailangan mong umalis, Andre? Paano na ako? Mawawalan ako ng kaibigan. Wika ni Robby. Sorry, Robby, pero hinihintay na ako ni tatay. Paalam sa'yo. Wika ako. Akala ko magkasama tayo palagi, Andre. Ibinulong ko sa patay na sana hindi na tayo magkahiwalay. Na sana di mo ako iwan. Galit ako sa'yo. Niloko mo lang ako. Hindi naman pala totoo yung mga sinasabi mo. Wika ni Robby. Tapos, tumakbo na siya pabalik sa bahay nila habang umiiyak. Ako naman, eto, umagos na lang bigla yung mga luha ko kasi nagalit sa akin si Robby. Pero wala na akong magagawa. Ang mahalaga, nagpaalam ako sa kanya. Malungkot man pero tumalikod na ako. Bumalik na ako kay tatay at eto. Sumakay na kami ng tricycle. Paalis ng lugar na to. Sobrang sakit ng puso ko dahil sa kalungkutang nararanasan ko. Nawalan na nga kami ng bahay. Nawalan pa ako ng kaibigan. Subalit hindi kita makakalimutan, Robby. At kung may pagkakataon man na magkikita ulit ang mga landas natin, siguro tadhana na lang talaga magsasabi. Paalam, kaibigan ko. Paalam, Robby. Bahagi ka na ng buhay ko. Sorry kasi kailangan kong umalis. Sorry kasi kailangan kong iwanan ka. Sorry kung di natupad yung binulong mo sa patay. Mga salitang sa isipan ko na lang masasambit para kay Robby. Hanggang sa muli, Robby. Sana magkita pa tayong muli.
ako. Anak, yung mga billing ko sa'yo, focus lang sa pag-aaral. Huwag masyadong titingin sa mga babae at baka mapikot ka. Ang gwapo mo pa naman. Wika ni tatay. Tatay, ano ka ba? Huwag kang mag-alala. Kahit magubad pa sila sa harapan ko, wala akong pakialam. Basta, pag-aaral muna ang uunahin ko. At saka tatay, magtiwala ka lang sa akin. Kakayanin ko to para sa pangarap natin. Uwi ka ako kay tatay. Papasok na kasi ako sa kolehiyo. Sa Maynila. Scholar ako. At ang pangako ko kay tatay, gagalingan ko sa pag-aaral. At sisiguraduhin kong magiging matagumpay kami ni tatay. Pero kinakabahan ako. Sana, mahanap ko kaagad ang dormitoryo kung saan mananatili ako sa loob ng 4 na taon. Aling Yoli yata yung pangalan ng may-ari. Pero bahala na. Tatawag na lang ako dun kapag nasa Maynila na ako. Sana, masaya doon sa dormitoryo ni Aling Yoli.